Hindi na po madaanan ang ilang kalsada sa Camanaba ng dahil po sa baha. At para po sa update ay may live report mula C3 Caloocan, si Ria Fernandez. Ria, kamusta dyan? Jovi, sa mga sandaling ito, ramdam ang pabugso-bugsong lakas ng ulan na may kasamang hangin dito sa intersection ng C3 at NLEX Connector sa Caloocan City. Kaya yung tubig baha dito hanggang sa mga sandaling ito, hindi humuhupa-hupa. Katunayan, Jovi, no, kapag hinahampas ng hangin at dinadaanan ng malalaking sasakyan, itong tubig baha ay nagmimistulang alon ito ng dagat. Yung mga maliliit na sasakyan, hindi na makatawid. Ito kasing intersection na ito, daanan ito ng mga tatawid mula Caloocan, Panabotas at vice versa. Dito naman sa kabilang bahagi ko, ito yung daanan papunta sa Maynila o kaya papasok ng NLEX. Buti na lang meron tayong mga kababayan na naka-standby dito at handang tumulong doon sa mga motoristang natirikan na ng kanilang maliliit na sasakyan sa gitna ng intersection. Pag umabot ka kasi sa gitna ng intersection, abot hanggang bewang o 2 to 3 feet ang taas ng baha. Ang kapalit naman noon ay kaunting barya. Jovi? Nakita namin. I mean, nung sisimula yung report mo, no, Ria, ay parang halos sa zero visibility yung likuran mo. Pero may mga umaandar pa rin mga big trucks at saka mga vehicles. Pero meron din mga tumatawid. Kami naaninag kanina, no, medyo delikado ito. No? So may mga tao ba na pwedeng gumabay man lang sa kanila kapag may mga pedestrian na sumusuong dyan sa baha na yan? Tama ka dyan, Jovi, no? Kahit na inaabisuhan ng mga otoridad na huwag nang tumawid at hintayin na lang humupa ang baha, may iba talagang naiinip, no? May mga kababayan tayo na naglalakas loob na suungin itong hanggang bewang o 2 to 3 feet na taas ng baha. Meron tayong mga kababayan dito, naka-standby sila sa paligid, no? Mga residente lang sila dito around the intersection at hinahawakan nila o inaalalayan nila yung mga kababayan na natin na gustong tumawid. Yung mga motorista naman na may dalang maliliit na sasakyan, talagang titirik yung kanilang sasakyan sa gitna ng intersection dahil ang taas na nga ng baha. So ang gagawin nitong ating mga kababayan, to the rescue sila, itutulak nila para makasampa doon sa mas mababang lugar o doon sa lugar kung saan may mas mababang baha. Jovi? Ria, kayo ba ng team mo ay nakalibot pa bago ka mag-live ngayon para lang makamusta natin yung mga residente, no, around the area kung kamusta na sila? Ongoing ang rescue operations ng Caloocan disaster dito sa lungsod. Hinihingi pa natin yung pinaka-latest na data mula sa LGU. Pero sa pagtatanong din natin sa Malabon LGU, nasa 88 families daw ang nasa 10 evacuation center na doon. Habang sa Navotas naman, nasa 103 families na ang nag-o-occupy ng 7 sa 28 na evacuation centers ng lungsod. Alam mo, Jovi, sabi nga ng mga LGU, malaki ang naging epekto ng pagkakasira ng North Caloocan Navigational Gate. Kung ayos lang daw yon, hindi daw ganito katagal at katindi ang pagbaha rito. Oo nga eh. Pero Ria, panghuli na lamang, ano, dyan sa iyong kinatatayuan eh. Gusto namin ma-imagine kasi parang ano, ano, nakikita namin sa banda doon sa likod mo, nakapaglakad ng hanggang ni yung, ano, yung tubig. Ano. Yung sa kinatatayuan mo ngayon, gaano kalalim yung baha na sinuong ninyo? Oo. Dito sa kinatatayuan ko ngayon, ito yung parang gutter part na kasi, no? Ang I am facing yung part ng intersection na pa-Maynila. Pero ang sabi po ng mga kababayan natin, kapag pumunta ka doon sa gitna talaga, ayan, may mga nakabike na dahan-dahang tumatawid, no? Aabot yan mula hanggang tuhod. Worse pa hanggang bewang. So may lalim yan ng mga 2 to 3 feet. Sabi nga ng MMDA Traffic Constable na naka-assign dito, no, matindi ang panganib ng leptospirosis dito. Pero ilang mga kababayan natin, hindi alintana yung panganib na yun. No, kasi sanay na raw sila na ganito daw ang sitwasyon dito tuwing tag-ulan. And at the same time, pagkakataon na rin daw nila ito para kumita. Jovi? Thanks for the update. Maraming salamat, Ria Fernandez, at mag-iingat ang team mo dyan. Thank you.